Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, si Jesus ay lumabas ng bahay at doon siya ay pupunta sa may tabing dagat. Pero doon, sinundan naman siya ng mga tao at doon siya ay nangaral tungkol sa maghasik. Alam ko, marami na kayong nadinig tungkol sa mga pagninilay tungkol sa paghasik. Kaya ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon sa araw na ito sa Ebanghelyo ni San Mateo ay mismong si Jesus. Pagtuunan natin kung ano ang ginawa ni Jesus. Si Jesus ay lumabas sa bahay. Siguro nasisikipan na siya, madami ng masyadong tao na naghahanap sa kanya, marami na siyang nagawa, at gusto muna niyang magpahinga sandali sa may tabing dagat. So pumunta siya sa may tabing dagat, pero sinundan pa rin siya ng mga tao. At doon sumakay siya ng bangka para mas lalo pa siyang marinig ng mga tao. Ano ba ang gusto kong gawing mga punto dito sa kwentong ito? Nauna, si Jesus ay lumabas ng bahay at pumunta sa tabing dagat. Siguro minsan tayo ay napapagod na kailangan muna nating magkaroon ng me time. Yung bang lumayo muna sa tao para makapag-recharge, ma-refresh, magpahinga ng konti. Pero si Jesus, sa kanyang paglabas, sinundan din siya ng mga tao. Nainis ba siya? Nagalit ba siya? Hindi. Alam niya, lumayo siya sandali para magpahinga, para muling makapaglingkod. Kinailangan niyang lumabas ng bahay para magpahinga, pero para din maglingkod muli. At doon siya nagasik ng magandang balita. Ano ba ang hamon sa atin sa mga puntong ito? Una, kailangan nating magpahinga sandali, lumayo sandali kung tayo ay napapagod na sa paglilingkod. Lumabas tayo sandali. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na tayo maglilingkod muli. Darating at darating ang oportunidad para maglingkod muli. Kaya si Jesus ay naglingkod muli sa mga tao, nangaral muli siya. Kasi yon ang tawag sa kanya. At yun din ang tawag sa atin. Na kailangan tayong maghasik ng mga punla, magkwento tungkol sa Panginoon. At importante na makinig din tayo sa Panginoon. Ang paglabas sa bahay ni Jesus at siguro magpahinga ay maaari din makipag-usap sa kanyang Ama. At tayo din, kung nais pa natin maglingkod, kung nais pa natin magkwento tungkol sa pagmamahal ni Jesus, kailangan dating lumayo sandali, manalangin, makipag-usap sa Diyos, para lalo pa tayong mabiyayaan kung ano pa ang sasabihin natin sa iba. Siguro sasabihin nyo, paano naman ako lalabas? E pandemic. Hindi naman kailangan palagi tayong nasa harap ng tao para makapagsalita tungkol sa pagmamahal ng Diyos, tungkol sa salita ng Diyos. Pwedeng sa social media, pwedeng sa pagtawag sa mga tao, pwedeng sa mga Zoom meetings. Maraming oportunidad na ibinibigay ang Panginoon sa atin para lumabas ng bahay, manalangin at maglingkod at magpahayag ng salita ng Diyos. Ang tanong ko, ano ba ang bahay
na gusto na gusto ng Diyos na alisan muna natin sandali. Pangalawa, ano ba ang mga oportunidad natin para maghasik ng punla ng Panginoon? Nawa matagot natin ang mga tanong na ito. At kapag nasagot na natin, manalangin tayo, nabigyan tayo ng sapat na grasya para magawa natin ang mga bagay nito. Na lumabas ng bahay, manalangin sa Panginoon at maghasik na magandang balita sa mga taong nakapaligid sa atin. Pwede rin sa social media, maraming pagkakataon na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.